Alright. Ano po ba ang iba pang concept, Kuya Mark, ng co-ownership bate po sa batas? Ang we say co-ownership, MJ, in layman term, in layman's term, co-ownership, marami ang owner sa property. Marami. But it refers only to one property na marami sila ang co-owners. But yung say co-ownership, hindi mo alam, yes, naka-specific magkano ang share mo, 20%, 50%, 60%, 10%, 5% of your share. Walang problema yan. Ang hindi lang natin malaman in co-ownership, kung anong portion doon na ikaw ang nagmamayari. So as long as hindi pa na-partition ang property, yes, you are the co-owner of the property, but hindi mo lang alam kung anong portion doon, nasa gitna ba, nasa gilid ba, yun ang ibig sabihin ng co-ownership. Rehensya sa Bisaya. Rehensya. Rehensya, for example, tatay at nanay mo namatay. May properties kayo, 1 hectare na lupa sa Davao City. Saan doon? Tatlo kayong mga anak. Saan doon? Sa gitna ba? Sa ikaw, MJ, isa ka sa rehensya. Pwede, pwede. Ang tanong dyan, ikaw, gusto mo ibenta ang property. Paano mo ibenta na co-owner ka? Yes, you can sell your share. But hindi mo pwedeng ibenta ang specific portion of the property kasi in the very first place, hindi pa nahati ang property. Pwede mo ibenta ang 20% mo, but hindi dapat specific kung saan portion doon na property ang dapat mong ibenta. Wow. Yun ang ibig sabihin ng co-ownership. Ako. So mga nagbabalak dyan, ha? Ito yung topic na para sa inyo, lalo... Siyempre, sa pamilya ko, Mark, mayroon talagang mga hindi nagkakasundo. Yes, yung iba dyan, nag-aaway dahil sa lupa, nag-aaway dahil sa herensya, dahil sa shares, dahil sa mana. Hindi nila alam na yung properties na yan, hindi naman galing sa sigot nila, pawis nila. Dahil yan sa sipag, tiyaga ng kanilang mga magulang na napatay na. Ang tanong dyan, pag nag-aaway kayo, yung patay na yung magulang, masaya ba? Hindi. Di ba? Kung ako yung magulang, kung ganyan yung mga anak, dapat ibenta nyo na lang yung properties ninyo habang buhay pa kayo, i-enjoy yung properties ninyo kaysa i-mana nyo sa mga anak ninyo tapos nag-aaway-aaway lang pala. Dahil sa lupa ninyo, hindi nakatulong. Kung hindi, dahil doon, nagkagulo pa ang pamilya. So may mga ganung bagay na dapat pag-isipan kung anong dapat gawin with respect sa mga mana kasi majority yung mga nag-away-away na mga pamilya dahil sa mana ng kanilang mga magulang. Tsaka traiduran Traiduran. May mga ganun. Walang dugo-dugo. Di ba? Sabi nila, blood is thicker than water. Thicker than water. Hindi, totoo yan. Mas dami nag-away hindi kinonsider yung dugo, yung maging pamilya. Nag-away-away dahil sa greed ng tao. Greed. Anong tagalog sa greed, MJ? Pagkasakim. Pagkahakog. Pagkadalo. Ganon. Dahil doon, nawala na yung blood is thicker than water. Nawala na. So, ibig sabihin, dahil sa lupa, dahil sa mana, nagkalimutan na yung pagiging kapamilya.